Si Madam ay hindi na nakakapag-survive sa init, nagbago na yung temperature ng aking katawan. Sa Pilipinas, kaya kong tiisin ang init. Ngayon, wala na. Nag-arti-arti na. So anyway, ito po yung mga nabili ko. So... Welcome again to my channel! Nandito si Madam Glory Carachan. So ngayon mga madam, gusto ko lang naman gawin ngayon ay i-share sa inyo yung aking mga nabili. Kasi nga, nabigyan na naman kami ng ayuda galing sa Macau government. Wow! And which is, may limit siya, naka-card siya, no? So everyday may limit lang siya na amount kung magkano lang ang pwede mo i-gastos. Oh no! Sa binigay nila ngayon. So for today's video, share ko sa inyo kasi ayun nga, first day today na mag-start. Ngayon yung araw na June 1, yung start ng pag-spend ng ayuda nila. So, hinintay ko pala yung araw na to. So, ngayon, pumunta ako sa Chinoy, bumili ako ng mga gamit na to kasi nga, kailangan na kailangan ko. Lalo na yung doon, yung mga important. So, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo, anong nabili ko. Gusto ko sana mamashare kanina, ang vlog mamashare, kaso ang init talaga ng madam. Dumagdag pa itong suot ko, di mas lalong pinagpawisan ng mga singit-singit. What? What the fuck? So, I decide na, ito na lang ang munang ipapakita ko sa inyo, no? Hindi ako makapag-ikot-ikot dahil masikip ang aking sapatos, tapos mainit pa yung panahon. Oh no! Si madam ay hindi na nakakapag-survive sa init, nagbago na yung temperature ng aking katawan. Sa Pilipinas, kaya kong tiisin ang init. Ngayon, wala na. Nag-arti-arti na. So anyway, ito po yung mga nabili ko. So, chicharon 1. Wow! Chicharon ni Mang 1. So bumili ako nito kasi nga, plano kong invite yung anak ni boss mag-dinner dito sa bahay. And which is, na-mention niya sa akin dati na gusto niya yung chicharon na Mang 1. So bumili ako para pagdating niya dito, meron siyang kakainin na panghimagas while after ng dinner. Pala after ng dinner.
So bukod sa manghuan, meron din tayo dito Spanish bread. Ayan. Kung nakikita niyo mga madam, 15 pieces po ito, no? 15 pieces. Ayan, bumili ako ng Spanish bread kasi nga itong aking asawa ay talaga namang in love sa Spanish bread. So I decided to nandun na rin ako, malapit sa Filipino bakery. Bumili na rin ako ng Spanish bread. Bumili ako ng 15 pieces kasi talagang halos dalawang kainan niya lang ito mga madam. Kung hindi ko pipigilan, hanggang dalawang kainan lang ito. So ayan, para may dessert siya after namin mag-dinner. So ito yung akin. De, akin to, dala-dala ko talaga to. Very good siya. So ito naman ang aking isa sa mga nabili doon sa ayo. PH Care. Ayan, kailangan nating alagaan ang ating masisilan na, you know, so avoid na natin yan, no? Huwag yan tayo masyadong ano, kasi para ano lang ito eh, pampabango. Oh my God! Wow! Para magapang ka lagi. You know. And then, we have here Century Tuna. Ayan, hindi rin ako ng Century Tuna dahil plano kong maglumpia sa Saturday. So, ito yung gusto kong pang ano, pang halo, and then gulay. So, ayan. Nakikita nyo naman siguro paano gumawa ng, ano, no, ng tuna, ay tuna, lumpia. So, ito yung aking, isa lang binili ko kasi pag marami, ay, lagi na lang ako magluluto ng ganito. So, isa lang binili ko para budget. And then, we have here also a Del Monte. Ayan, bumili ako ng Del Monte sauce dahil last time na nagplano akong magluto ng chicken caldereta. Wow! Tomato paste lang ang nabili ko. So, wala akong tomato sauce. Ginamit kong tomato sauce yung Portuguese, medyo matamis. So, I think it's better na yung tomato sauce ng Philippines lang. Kasi ano to eh, pang ulam talaga to, hindi talaga to yung pang spaghetti, ganyan. Ito yung tomato sauce ng spaghetti. So ayan, isa sa mga nabili ko sa Ayuda. And then, we have here also, syempre, ang ating brilliant mga madam. Kailangan ko na to dahil ilang weeks na akong hindi naglalagay. Oh no! And then, ayan, kung makikita nyo, ayan, umusli na naman ang aking pimples. Lalo na nag-irritate siya sa mask. And then, sobrang init. Nagpapawis yung aking ano, mukha. So, na-irritate yung aking skin. Ayan, nag-pimples na. So, I need this one para mag-blooming ulit ang aking ganda. So, ayan. And this one also, mga madam. Siyempre, ang cream silk. Ayan, cream silk. Kaya sabi dito, damage control. Wow! Nagda-damage pa rin buko. What? Pero gustong-gusto ko lang talaga yung cream silk kasi alam niyo bakit mabango siya no, tsaka malambot sa buko. Pero anyway, kahit yung ginagamit ko, kahit gumamit ako nung ano, hair fall, ano, protection, wala. Na effect. So ayan, sashi lang binibili ko mga madam kasi nga, pag yung malaki na nasa ano, hindi ko makontrol. So maganda ko na ko control ko siya. So I decide na sashi lang talagang binibili ko. Hindi ko naman mahal. And then ito, tapis. Bumili lang ako nito kasi kailangan ko mag-edit. Para hindi ako antok yung kaka-edit. Meron tayong kailangan nguyain. Ang problema nga lang, pag napasarap yung nguya, kasi ang plano ko, yung pa kunti-kunti lang nakain, napapasarap, isang kainan lang din. Chicheria, and which is, nag-avoid ako ng chicheria. Ano, ayoko masyadong mag-chicheria na. Kasi hindi mapigilan pag mayroong chicheria na uubos agad. And then, we have here also sisters. So, pag merong akong bisita, itong mga madami yung pantilay niya lang, no? Kasi, pag gumamit ako ng ano doon sa yung makapal, yung ano talaga, yung napkin, nahihirapan siyang lumabas. Another one. Nahihirapan siyang lumabas. Hindi ko alam kung bakit. So, gusto niya yung manipis. So, ito lang ang ginagamit ko. Pag meron akong bisita.
bisita. And then, we have here also, mga madam, is book juice. Wow! Ayan. Made in product of the Philippines. Yeah! Made in Philippines. Ayan. Ano, dilib ako sa nakaisip nito kasi nga, di ba, sa Pilipinas, ang milk eh, mura na. So, mas maganda siguro. Manap na tayo ng ibang paraan na para maging produkto ang coconut. Katulad nito, ginawa nilang juice na lasakan. Very good idea. Wow! And especially, ang buko sa Pilipinas ay masarap. Kaya naman talagang, I'm so happy and proud. May-ari ng ano to, na product na to. So anyway, mga madam, yun lang yung aking nabili sa ayuda ng magka-government. Oh my God! Wow! Actually, overall, yung amount niya, hindi pa umabot dun sa limit. Pero syempre, nagbabudget ako kasi for me, mas maganda gamitin ko siya pambili ng mga pagkain, ulam. So ito, dahil nga kailangan ko, binili ko siya. Wow! So tomorrow, either meat or fish. And then groceries. Yun kasi siya, no? Yun kaya binibigyan nila kami ng ayuda. Naubos na kabigay sa amin. So anyway, thank you for watching, mga madam. And don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And please. Watch my other videos, Charo. So thank you for watching. Have a nice day.